Magandang araw sa lahat ng minamahal naming mga mag-aaral at masugid na taga-subaybay ng DepEd Hour Teleturuan. Ako si Leslie Magno, guru isa mula sa Kabanatuan East Central School, ang inyong makakasama sa paghahatid ng mga karanungan at mabubuting asal sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao, kung saan ang mga kaalaman ay dapat na isa isip, isa puso, at isa buhay. Ngayong araw, tatalakayin natin ang aralin sa ikalawang markahan, unang linggo. Mga may karamdaman, ating pagmalasakitan. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahang kayo ay nakapagpapadama at nakapagpapakita ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain gaya ng pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pag-aliw, pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan. Pagmasdan ang larawang ito. Ano sa palagay niyo ang kalagayan ng bata? Tama! Siya ay may sakit. Kung kayo ang batang ito, ano ang madaraman niyo kung aalagaan kayo ng isang mahal niyo sa buhay hanggang sa gumaling? Siyempre naman! Tiyak na magiging masaya tayo at magpapasalamat sa taong nagpakita sa atin ng malasakit. Ngunit, paano kung nalaman mo na ang isa sa iyong kapamilya o kaibigan ang may sakit? Ano ang gagawin mo? Sigurado din iyan. Tiyak na gugustuhin mo ding alagaan siya. Ang pagnanais mong tulungan at alagaan ng isang taong may karamdaman ay nagpapakitang ikaw ay mapagmalasakit. Ngunit, ano nga ba ang pagmamalasakit? Ang pagmamalasakit ay ang pag-unawa sa kalagayan ng iba at pagkilos upang tulungan sila nang walang hinihintay na kapalit. Kanino kayo dapat magmalasakit? Maaari niyong maipadama ang malasakit sa inyong kapwa, kabilang na dito ang inyong mga kapamilya, mga kaibigan, at lahat ng taong inyong nakakasalamuha. Kailan nyo naman maipapadama ang malasakit sa kanila? Sa maraming pagkakataon. At ang isang pagkakataon ay kapag may karamdaman o may sakit ang ating kapwa. Gusto nyo bang malaman kung paano natin iyon gagawin? Halina at samahan nyo akong tuklasin. Ang unang paraan ay sa pamamagitan ng pagtulong at pag-aalaga. Paano? Maaari niyong bigyan o painumin ng gamot ang inyong kapwang may karamdaman. Halimbawa, kapag may sakit ang inyong magulang, kapatid, o sino mang mahal niyo sa buhay na kasama sa bahay. Pag-alalay sa kanilang pagkain o pag-inom ng tubig. At pag-alalay sa kanila sa pagtayo, paglakad, o paghiga. Ang ikalawang paraan naman ay sa pamamagitan ng pagdalaw. Baglaan ang panahon upang dalawin sila at alamin ang kanilang kalagayan. Kasabay ng pagdalaw ay ang pag-aliw. Sa inyong personal na pagdalaw, dalhan ang may sakit ng simpleng regalo gaya ng bulaklak, mga prutas, o Get Wilson card. Pagkwento din ng magaganda at nasayang bagay sa kanya. Kung hindi niyo ito personal na magagawa, maaari niyo pa rin siyang alingin sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono o pagpapadala ng text messages, chat, o email. Ngunit, kung hindi posibleng maalagaan o madalaw ang isang may karamdaman o wala kayong maibibigay na material na bagay sa kanya, pwede pa rin kayong magpakita ng malasakit. Ito ay sa pamamagitan ng pagdarasal. Ipagdasal ang inyong mahal sa buhay na may sakit para makayanan niya ito o mabilis na gumaling. Ipagdasal din ang kapamilya ng may sakit upang maharap nila ang pagsubok ng pagkakaroon ng may sakit na kapamilya. Ang pagmamalasakit nyo sa inyong kapwa na may karamdaman ay may malaking epekto sa kanila. Makatutulong ito upang guminhaw sila, maging positibo at maging panatag ang kalooban. Tandaan, ang pagmamalasakit ay ang pag-unawa sa kalagayan ng iba at pagkilos upang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Dapat kayong magpakita ng malasakit sa inyong kapwa. Maipapakita ang malasakit sa panahong sila ay may karamdaman. Alagaan sila, dalawin, aliwin, at ipagdasal. Ngayon,
kuhanin nyo na ang inyong lapis at papel at ating susubukin ang inyong natutuhan sa ating aral. Isulat nyo ang tama kung ang bata sa sitwasyon ay nagpapakita ng malasakit sa may sakit. At isulat ang mali kung hindi. Handa na ba kayo? Para sa unang sitwasyon, inihanda ni Audrey ang pagkain ng kanyang nanay na may sakit. Dinala ito sa silid at inalalayan sa pagkain. Ano ang iyong sagot? Magaling! Ang sagot ay tama. Ikalawang sitwasyon, dinalhan ni Adam ng sariwang prutas ang kapitbahay nilang may sakit. Mahusay! Ito rin ay tama. Pangatlo, natuwa si Jasmine nang mabalitaan niyang may sakit ang kanyang kaklase. Ano ang sagot niyo? Eksakto! Mali ang sagot dito. Pang-apat, araw-araw na ipinagdarasal ni Gabby na gumaling na ang kanyang lolo na may karamdaman. Tumpak! Tama ang sagot. Pang-huli, nagkwento ng malulungkot na pangyayari si Stephen nang dumalaw siya sa kaibigan niyang may sakit. Ano ang sagot niyo? Magaling! Ang sagot dito ay mali. Mahusay mga bata! Nawa'y ang aralin na ito ay nakapagdagdag sa inyo ng mga kaalaman at higit na pagnanais na gumawa ng mabuti sa inyong kapwa. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. At palagi lamang tatandaan, anumang kaalaman ang ating nakuha, dapat ito ay isa isip, isa puso, at isa buhay.